Ang kakaunti-umanong supply ng bigas ang sinisisi ng mga negosyante sa pagtaas ng presyo nito. Pero ang NFA at maging ang ilang magsasaka, iginiit na walang kakulangan sa supply. Balita natin ni Victoria Tulad. Ang pagsipa ng presyo ng commercial rice ngayon, isinisisi ng mga rice retailers sa kumakaunti-umanong supply. May bilhin naman ano yung pag-lean man kasi konti-ani. Ngayon, ponti ng ponti-ani, di ba? 10 piso kada linggo raw kung tumaas ang presyo ng kada sako ng commercial rice ngayon, ayon sa presidente ng mga magsasaka sa Malolos, Bulacan. Pero ang mga magsasaka, hindi naniniwalang manipis ang supply ng bigas gaya ng sinasabi ng mga rice retailer. Posible raw na iniipit lang ng mga negosyante ang bigas para maitaas ang presyo nito. Iginiit din ng National Food Authority na sapat ang supply ng bigas at may parating pa raw na mahigit 800,000 metric tons ng bigas mula Vietnam na magsisilbing buffer stock. Magmamonitor daw ang NFA para matiyak na walang negosyanteng mananamantala. Sa ilang palengke, piso hanggang 2 piso ang itinaas sa presyo ng commercial rice. Nananatili naman sa 27 piso ang presyo ng ordinary NFA rice. 32 piso naman ang well-milled NFA rice. Question ngayon ng mga magsasaka sa Bulacan, taasan na lang ng NFA ang bili nito sa bigas para sa naturang ahensya na lang magbenta ang mga magsasaka. Kapag daw kasi sa mga pribadong negosyante na pupunta ang bigas, may posibilidad na magkaroon ng artificial rice shortage at dayaan sa presyuhan. Wala pang reaksyon ng NFA sa suhestyon ng mga magsasaka. Victoria Tulad, GMA News.